magandang araw sa inyo lahat. Ayan, kwento ko lang yung mga nangyari kanina dun sa ano. Kasi nag-audition ako ngayong araw, guys. Ayan. Kasi may nag-post sa Facebook ng ano audition. Ayan. Sing contest siya, guys. Sing contest siya dito sa Oriental Mindoro. Ayan. Yun yung The Voice of Rojas. Ng 3 times bali part 3 na to ng The Voice of Rojas. Ayan, dito sa bahay ng Rojas dito sa Oriental Mindoro. Ayan, exclusive for Rojas sa inyo lang yun, guys. Ayan, yung mga taga-kabilang bayan dito sa Oriental Mindoro, hindi sila ina-accept na sumali dun sa contest. Ayan, syempre, ayan. Ngayon yung nangyari dun sa audition ko kanina, guys. Ayan, syempre, ang call time kasi dapat talaga naman is 8 a.m. Ayan, 8 a.m. to 4 p.m. kasi yung audition, guys, ngayong araw ngayon. Sabi nila is before 8 dapat nandun na, pero syempre late na rin ako dumating, siguro past 8 na ako dumating doon, pero ako pa rin ako na, guys. Ayan, syempre, diba, Filipino time talaga tayo. Ayan, syempre nagantay pa ako ng matagal bago dumating yung pangalawa tsaka pangatlo. Ayan, syempre nauna ako. Syempre ang ginawa ko mo nandun ako, nagpa-practice muna ako. Ayan guys, alam niyo ba yung kantang Never Enough? Yan yung Never Enough yung pina-audition ko kanina, pero sabi kasi nila 2 songs ang i-prepare namin para sa audition. Ayan, nag-prepare naman ako ng dalawang kanta kanina, bali yung Never Enough at saka Magpakailanman. Ayan, ginawa ko na isang English at saka isang Tagalog para for sure lang, kasi syempre pag sa mga audition, diba, ang hinihingi nila isang English at isang Tagalog. Ayan, syempre dahil madalas ako mag-audition, ayan, medyo alam ko na siya. Ayan, pero guys, kanina sa audition ko, ayan, ang pinakanta saan isang kanta lang at saka hindi siya tapos. Ayan, syempre, diba, parang gusto lang nila marinig yung boses ko. Ayan, syempre, guys, kanina nakakatuwa kasi kalain mo 20 yung kailangan nila sa kanilang pa-contest, pero tatlo lang talaga nag-audition kanina. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, syempre siguro mamaya hapon pa sila pupunta doon. Ayan, kasi ano pa lang ngayon eh. Ayan, audition pa lang na ito is October 10, ayan, Saturday. Ayan, syempre para alam niyo yung date na ano, yung date ng audition namin. Ayan, syempre pa sabihin ko lang para at least alam nyo kung kailan nangyari yung audition ko. Ayan, syempre, madalas kasi talaga ma-audition, guys, sumalis-alis sa mga ganyan. Syempre, lalo ngayon, pandemic, kailangan natin ng budget, syempre, at saka syempre, kailangan natin malibang, guys, alam, diba? Sobrang boring ng buhay ngayon, lalo pag wala kang trabaho at nasa bahay ka lang, alas araw-araw, ganun yung gagawa. Kaya ngayon, yung nakita kong may post sa Facebook, bali, minention lang pala ako doon ng isang kakilala ko doon sa post, bali, nung una di ko pa siya nakikita. Ayan, una nag-send yung pinsan ko about doon sa contest. Ayan, tapos ngayon, pangalawa, minention naman ako doon sa isang post na about dun sa contest. Ayan, syempre, diba? Ayan, di ko na pinalagpas yun, guys. Ayan, ang kainamin lang dito, guys, kasi kahit pa paano may mga kamisado ang kanta, kaya kahit magbiglaan yung mga auditions, nakakasalan tayo, diba? Ganun kasi dapat lagi tayong ready, guys, sa lahat ng bagay. Ayan, diba? Antay ako ngayon ang text kasi sabi nila nung nagpa-audition sa amin na antayin lang daw namin yung text kung kailan kami sasalang, kung nakapasa ba kami sa audition namin kanina. Ayan, syempre yung contest ngayon, guys, na The Voice of Rojas, sa radyo gagawin. Bali, magiging live siya sa radyo, guys. Ayan, kakanta kami ng live sa radyo. Ayan, pero ang gagawin daw kasi lima-lima muna ang sasalang every week. Ayan, sa lima na yon, every week, isa lang kukunin, bali ang maitira lang is top 5. Ayan, tapos then yung top 5 na maglalaban naman, siyempre maglalaban-laban ulit yun, guys. Tapos dun na makukuha ng winner. Ayan, syempre, dahil sa 20 kaming lahat, bali ilang weeks din yun. 4 yan, for 4 weeks, bali isang buwan siyang pa-contest. Tapos kung yung first week na manalo dun sa contest, ayan, waiting siya hanggang matapos yung contest ng 5-5 every week. Ayan nyo, guys, makakapasok ko yata yun, pero abangan natin yung text ngayong buong araw na to, kung tayo ba ay matitext o tatawagan o ano ba nangyari sa audition natin, kung nakapasa ba tayo. Bali, guys, ito kasi is pangalawang beses ko na napagsali sa The Voice of Rojas. Tapos yung nauna is 2009 ata yun. Ayan, 17 kami naglaban-laban nung una sa The Voice of Rojas. Tapos pinala naman tayo makapasok sa top 9 lang. Pero nung naglaban-laban kaming top 9, ayan, guys, ayan, naligwak, ganun na tayo. Ayan, syempre, maraming mga
galing dito sa ROAS, guys. Ayan, syempre, di ba? Pero ginawa ko naman yung best ko. Pinakamaganda lang doon, guys. Sinagawa ko ng maganda yung performance ko. Kahit hindi mo na ako nanalo, at least alam ko sarili ko na nagawa ko yung part ko. At ang kaganda lang mo kasi, guys, pag lumalabang ka ng singing contest, kahit ano, hindi ka nanalo, basta maganda yung performance mo, hindi ka pumiyok o hindi ka nagkamali, okay na sa akin yun. Yun talaga yung pinaka-dabis na gustong-gusto ko pag lumalaban ng singing contest. Pero hindi may iwasan yung kaba, guys, kahit sabihin palagi tayo yung sumasayo ng singing contest, diba? O, syempre, relate dyan yung mga amateurista, yung mga mahilig rumakit dyan. Ayan, syempre, diba? Ganun talaga yung pakiramdam, guys. Maraming salamat sa panonood na aking video. Ito ang inyong Rocket Pero Mangyan ng Oriental Mindoro. Ayan, rakit-rakit pa more. Ayan, ang Mangyan ng Oriental Mindoro. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking video. Ayan, ito ay aking naikwento lamang yung aking mga naranasan ngayong araw na to. Ayan, syempre, amateurista. Ayan, nag-feeling singer tayo ngayon, guys. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ito ang inyong Rocket Pero Mangyan ng Oriental Mindoro. Bye-bye.